Matapos nga pong hindi makapasok si Jordan Clarkson sa top 10 guards sa Western Conference na may pinakamaraming nakuhang All-Star votes, ay humingi nga ito ng tulong sa mga Pinoy fans. Yan naman ang ating unang pag-uusapan dito ngayon, na sasamahan ko na rin ang balitang limang player nga po sa Warriors ang out kontra sa Boston Celtics, at ang balitang aprobado na nga sana kay LeBron at sa coaching staff ng Lakers ang pagkuha nila kay Cam Reddish. Ngunit heto na naman nga po si Rob Pilinka. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, dalawang beses na nga pong naglabas ng initial na resulta ang NBA sa kanilang ginawang All-Star Fan Voting. Ngunit, ni isamang beses nga dyan, hindi malang nakasali ang ating kababayan na si Jordan Clarkson sa top 10 guard sa Western Conference. Bali, mas mataas pa nga dito ang nakuhang fan votes ng ilang mga manlalaro na mayroong mabababang average kumpara sa kanya. Nagtatalara naman nga kahit papano si Clarkson ngayong season ng 21 points, 4 rebounds, 4.3 assists per game, sapat na para maging tanghalin siya bilang All-Star. Isa rin naman nga sa mga nangunguna at bumubuhat ngayon sa kanyang kupunan na Utah Jazz. Ngunit, mga idol, sa kabila nga niyan, hindi para naman nga siya makakuha ng maraming All-Star votes. Kaya dahil dyan, ay humingi na nga po mismo si Clarkson sa kanyang mga Pinoy fans ng kaunting tulong. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, inaasahan na nga nito ang kanyang mga kababayan na tutulungan natin siya na makapasok sa darating na NBA All-Star. Siyempre, magagawa nga natin iyan kapag araw-araw nating binoto si Jordan Clarkson. Yes mga idol, pwede nga po ninyong araw-arawin ang pagboto kay Jordan Clarkson sa NBA All-Star sa website mismo ng NBA hanggat makasali na siya sa top 10 guard sa Western Conference. Samantala, pumunta naman tayo mga idol sa ating sunod na pag-uusapan dito sa balitang mawawalan ng limang player ang Golden State Warriors sa kanilang game kontra sa Boston Celtics. Sa kabila nga po mga idol ng pagiging inconsistent ng Warriors ngayong season, nakaupo para naman sila kahit papano sa ika-anim sa Western Conference. Ngunit, dahil nga po magkakadikit lamang ang record ng mga team sa West, napakahalaga nga para sa kanila na manalo sa kanilang susunod na laban. Ngunit, hindi rin naman nga ito magiging madali, gayong ang susunod nga po nilang makakalaban bukas ay ang best team ngayong season na Boston Celtics. Bagamat man nga natalo na nila sa kanilang unang pagharap, ibang iba rin naman nga ang istorya ngayon. Gayong sa TD Garden naman nga gaganapin ang kanilang laban. Isa pa, bukod nga po sa nahihirapan ng Warriors na manalo sa kanilang mga road games, kukulangin rin naman sila dito ng mga players. Ayon nga po sa ibinulgar ni Coach Steve Kerr, hindi nga dito maglalaro ang tatlo sa kanilang mahagalagang player na sina James Wiseman, Jonathan Kuminga at si Jamichael Green. Out rin naman dito ang kanilang mga batang player na sina Ryan Rollins at si Patrick Baldwin Jr. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating huling storya ngayon mga idol sa balitang aprobado na nga daw sana ng Los Angeles Lakers si Cam Reddish. Ilang linggo nga po mga idol bago sumapit ang trade deadline, inamin na nga po ng New York Knicks na pwede nga po nilang ibigay si Cam Reddish sa ibang team kapalit lamang ang dalawang future second round pick. At simula nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita, pumayag nga po dito at usap-usapan sa organisasyon ng Lakers na batay rin sa iniulat ng isang insider na halos majority nga daw po ng Lakers ay aprobado sa ideya na pagkuha kay Cam Reddish. Maging si LeBron nga po ay aprobado dito sa ganitong klaseng move, gayong isa nga itong magandang trade na posibleng magpa-improve talaga sa kanila. Ngunit syempre, hindi rin naman nila ito agad-agad magagawa, gayong hinihintay pa rin naman nga nila ang magiging desisyon dito ng kanilang general manager na si Rob Pilinka at ang kanilang team owner na si Jenny Boss, na parehong nagdadalawang isip kung isasakripisyo nila o hindi ang kanilang future assets, especially ang kanilang dalawang second round pick. So that's it for today's video mga idol na ating pinag-usapan ngayong araw na ito. Once again, this is your
J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lamang mga idol, maraming maraming salamat po.